Praise the name of the Lord. Greetings in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Purihin po ang Panginoon sa panibagong umaga na pinagkaloob sa atin ng Panginoon. God is good all the times. All the times, God is good. Praise God. They are new every morning. Great is thy faithfulness. His mercies never come to an end. Nagpapasalamat tayo sa panibagong araw uli sa lahat na nagbukas ng FB live streaming ng ating programang Watch and Pray. God answers our prayers. Totoo po na ang Diyos ay sumasagot sa lahat ng ating pong panalangin. Sabi ng Jeremiah 33 verse 3, call upon the Lord and He will answer us and He will show the great and mighty things that thou knowest not. At ito po ang inyong host, si Bishop Ted Malangin. At laging sinasabi sa inyo, you are highly favored with God. Sabi ni Pastora Lily, hallelujah, aking may bahay. You are blessed forever and ever. Kaya po sabihin nating lahat this morning as we will confess good things today, I am saved. Sabihin po natin lahat, I am saved. Hallelujah. I am healed. I am anointed. I am highly favored. I am healed. I am blessed by God forever and ever. Hallelujah. Jesus, the Son of the Living God. I am loved. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. So sa panibagong umaga na niloob ng Diyos, tayo lahat ay gising, buhay, at punong-puno ng kagalakan sa pagpupuri at pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos. At purihin po ang Panginoon. I declare blessings to all viewers at mga nagbukas ng ating FB live streaming ngayong umagang ito. Babatiin natin lahat ang mga nagbukas ng ating pong ating FB live streaming. Sila Sister Klein Castro, si Sister Cory Perez, praise God, si Sister Glesi Ibias, good morning, Rita Yumat Salvis, Bel Eva Raimundo, God bless you, Derek Flora Romero, si Seni Aquinos, Shell Barion mula po sa Hong Kong. Sa lahat po ng mga JCTD Hong Kong and Macau, good morning sa inyo lahat. Sister Medi Tesoro, ang may bahay ni Pastor Tesoro ng ating pong JCTD Qatar. Si Alvin, Pastor Alvin. Si Engineer Jerry De La Cruz, good morning. At by the way, para sa lahat po ng for your information, ngayon pong araw na ito, ay sisimula na po ang Favor Auditorium at sila po ay nagkakaroon po ng panimula ngayong araw na ito sa pangunan ni Engineer Jerry De La Cruz at mga engineer na pupunta mamaya dito. Happy greetings, happy viewers kay Cherry San Pedro, sa lahat po ng mga taga tabi. Good morning, si James Acol, God bless you. Aking may bahay, nanonood po kayo. Binabati kayo lahat ng aking may bahay, Pastora Lilibet Malangay. You are blessed forever and ever. Jessica Palabasan, Joy Joy, magandang umaga. Ina Rose Villegas, si Victorino Espirito, good morning sa pamilya ni Victorino mula po sa Bukawi, Bulacan. Si Mary Grace Santos, good morning, pati sa iyo asawa. Si Pastora Reds Victoria, si Mildred, ang ating pong pastora sa Machida. At ganoon din po kay Ate Christy, good morning sa inyo dyan. Sunny Santos, ang ating arkitekto na nanonood araw-araw mula po dyan sa Kota Kinabalu. Praise the name of the Lord. Si Isabel Tobiron, good morning. Ate Adel Machias mula po sa Makati, God bless you. Cherry Calapate, good morning. Si Tina Tulfo Perez, good morning sa iyo at pagpalain ng Diyos ang iyong negosyo. Elizabeth Edralin, God bless you. Naimbag abigat tay amin, God is good. Mula pagbati ni Sister Beth. Si Merly Santos, good morning. M. God's done. Si Ate P. Marbil, nanonood po ngayon. Magandang umaga sa lahat ng mga lahi ni Ate P. Miles Pangan, good morning. Sister Corey, sabi sa atin, God bless us po. At Sister Karing Celestino, si Ate Tess Bajong, nanonood po ngayon. Ang kanyang anak, ang kanyang manugang, ang kanyang apo. Si Pastor Efren Liviran, good morning mula sa JCTD. San Fernando La Union, pagpalain kayo ng Diyos dyan. Si Imelda Liviran Santa Ana, good morning. Ito, the future lawyer ng JCTD, si
Attorney Raisa Marie de Guzman. By faith po yan. Hallelujah. Malapit na hum matapos sa kanyang pag-aaral. Flor de Lis Annette, God bless you. Sister Pastora Annette, praise the name of the Lord. Si Lenny Jacinto, good morning. Mula po sa mga taga JCTD Hong Kong. Hallelujah. God bless you. Ninita Castro, mula po sa Santa Maria, Bulacan. At nanonood din pong aking kamag-anak ng mga Castro family sa panguna ni Kuya Nole. Maya Estrella, nanonood po ngayon mula po sa Nunubot. Kasama si Brother Boyet Estrella, ang kanyang anak. Si Mila, Sister Mila Villanueva, good morning sa mga taga Malolos, Bulacan. At nanonood din si Brother Tote, God bless you sa inyong negosyo. Hallelujah. Si Mayin Alexandra are watching. Si Rosalina Porcingula, nanonood po. Good morning mga tinatawag na frontliners, mga teachers. Brother Ernie Arma, isa sa pastor natin sa Quezon City. Good morning, Pastor Ernie. Si Cynthia Ramos Mabilangan, good morning. Si Ate P. Madriaga at ang kanyang pamilya, nanonood po. God bless you. Pastora Lolet Amon, good morning. Ang pastora natin sa JCTD sa Pampalay. Si Emily Marcelo de la Cuesta, good morning. Si Karen Glaisa del Rosario, good morning. Praise the name of the Lord. Si Marisa Vergara, good morning sa lahat ng pamilya ni Pastor Mr. Marisa. Si Prime Salazar, Ogi Jose, God bless you. Si Ate Flor Adriano Mabanglo, magpalain kayo ng Panginoon, pati ang inyong anak sa Sister Grace, ang inyong mga apo sa Tallahassee, Florida. Nanunod po ngayon. Hallelujah. Irene Villanueva, si Erlinda Baligod Rosete from ang kanyang asawa, naka-assign po sa JCTD Rojas City. God bless you. Praise God. Liberty Terencio, Lantano Karen Terencio, good morning. Hallelujah. Si Myra Balikud Roque, good morning. Naimbag na bigat, kada kayo amin. Ayan, sa mga taga Isabela, Cagayan, Baguio, San Fernando La Union. God bless you. Si Craig Alexander Santos, good morning. Si Samantha Cayet Payaket, ayan, taga Baguio City, nanonood po ngayon. Si Ma'am Eva Donato, watching from New York. Good morning para sa mga taga magandang gabi sa New York. Kay Ate Eva Donato at magandang hapon sa mga taga United States dito sa tinatawag na West Coast. Si Sister Baby de Guzman, magandang umaga po sa inyo. Sister Baby, Brother Ruben and family, nanonood po ngayon pati sa kanyang bibong-bibong apo. Hallelujah. Si Lani Caures de los Santos, de Los Angeles, sorry. God bless you. Fidel Jukilon, Bebe Adriano Cristobal, good morning. Nanonood po ang ating doktora, Robian Israita de Guzman Pestaño. Blessed morning po. Happy birthday to Pastor Lawrence Malangin at kay Pastora Pilin Tabangay. God bless. Hallelujah. Binabati kayo ni Doktora Rubian at ang buong partners ng Watch and Pray na nagbe-birthday kayo ng karawan. At magpalain si Sister Raisa Marie de Guzman sa kanyang exam this week. Magpalain ka, Sister Raisa Marie de Guzman. Bigyan ka ng karunungan ng Panginoon. Perfect lahat ang iyong sagot. Hallelujah. Si Tess Pachong, good morning. Joey Galang. Si Brother Tom Tanghal, good morning. Si Teresa Sigismundo Abogado, Marisa Castillo, ang ating JCTD Santa Rita. Nanonood po ngayon mga taga Santa Rita, San Miguel. Magandang umaga sa inyo lahat dyan. Sa panguna ni Pastora Marisa Castillo at ni Pastor Ramil, good morning. Maxine Sonia Guevara, good morning. Cristina Salvador Lucero, praise God. Arsenia, si Ate Senya Bachelor Fernandez, good morning everybody. Ito, masipag ho itong ating isa to sa prayer warrior natin, si Ate Senya. At purihin ang Panginoon. Si Gary Castro, good morning, Brother Gary.
kasama ang iyong ina, ang iyong asawa, mga anak, nanonood ngayon. Si Pastora Levi Gonzalez, ang asawa ni Pastor Rolly Gonzalez, nanonood po ngayon. Good morning, Net Tingson Taklob. Good morning. Pagpalain ka ng Panginoon, Dalisay Jacinto, nabati na natin to. Si Teresa Guardapes, mula po nanonood to sa Iloilo. Kung kayo po ay pamilya sa Iloilo, meron doon Pabia, taga Pabia po ito mga kapatid natin ito. Hallelujah. Si Jim Malangin, good morning. Ang aking pusong kapatid nasa Singapore, God bless you. Merlita Ligaspi, Alan Bautista Ramos, Sherry Calapati, praise the name of the Lord. Si Ina Rose Villegas, yeah, praise God. Lynn Valera, good morning. Malu Pandi, yan, kagabi ho ay nag-meeting ang mga kapastoran ng JCTD, National International. God bless you sa lahat ng pastor ng JCTD. Hallelujah. Si Lady Shen Edrosa, God bless you. Elisa Di Diyos. At ganun din sa iyong anak, si Elisan, nasa Surigao ba yan? Bilang PMAers na naka-assign ngayon doon. Si Ninang Rodora Peralta, good morning po, Ninang Rodora. God bless you po sa inyo at patuloy kalusugan at kalakasan ng Diyos sa sumainyo. To si Dilag Pineda, praise the name of the Lord. Ang aking kapatid, si Ate Diana Malangin de Los Santos, good morning to all. Si Brother Ricky Enchero, maayong aga sa inyong tanan mula po sa Kabangkalan, Bacolod. Si Negros, si ano yan, si ang ating pastor doon. Jan Rosete, Jasmine Manalese, James Acol. Si Malu Pandi, nagpadala ng 50 star. Alexis Velasquez, mula po ang ating pinakamasipag na coordinator po sa leader, coordinator. At dyan po sa Ontario, Canada, JCTD, Ontario, Canada. Paki-like and share, Brother Alex. Virgil Yames. Yan. Edita Reyes, Jojo Salonga, Jaime Lucruales, Melanie. Yan, bibilisan na po natin. Pastor Joffrey Palomar, Maribel Ramos, good morning. Ang pastora natin sa JCTD, Hon Achugi. Praise God. Sa susunod po ay imbitado namin kayo na tayo mamamasyal sa Japan. Kaya lang hindi pa pwede ngayon. Jinky Puarabago, God bless you. Si Jay Pangan, Angelic Santiago, Laura Sagala, Ate Ana Gadmaitan, God bless you. Hannah Grace Obed, JCTD Japan, nanonood po ngayon. Emily Bullorente, Lovely Mink, Antonio Francisco Abis, Lolit Lopez, si Pastora Alicia Villanueva Lorenzo, kasama kanyang bibahay, June Baligud, Sister Alice, hallelujah. Rogelio Barcelano, si Ate Ana Gatmaitan, good morning. Si Miriam De La Cruz, Evelyn Santo Domingo, mula po sa Nueva Vizcaya. Magandang umaga sa lahat ng mga taga Bayumbong, Nueva Vizcaya, JCTD family dyan. Sa panguna ni Sister Pastora Cecil, God bless you. Diego Liosala, Arthur Paluay, magandang umaga mula po sa Ordaneta, Pangasinan. Olita Bire, ayan, last one minute ang pagbati. Praise the name of the Lord. Ayan, ha? At binati ko na kayo lahat. Marilu Estrella de Luna, God bless you. At si Ate Mila, Pastor Jojo Salonga. Ayan, Jojo, nagpadala 50 star. Ayan. Si Katrina Ereskin, Kenye Senyedosa, nagpadala 30 stars. Si Pastora Liwayway Adriano, good morning. Lerma Calupi Garcia, Ligaya Gamad, Cynthia Ramos Mabilangan, hallelujah. Si Raisa Di Guzman, nagpadala 50 star. Aida Punsalan, good morning. Lola Niraha, ayan, malapit na magdalaundaan ang ating viewers. Purihin ang Panginoon. At masasaya ang ating pong crew. Masabatiyan ang target namin, 200 plus ngayong araw nito. Lita Natividad, good morning, Ate Lita. Then Fernando Santua, good morning. Jonas Sariano, Uno Strong, ayan. Marilu Breyas,
All right, Eden Tanghal, Sunny Santos. Ayan, nabanggit ko na po kayo lahat at God bless you sa inyo lahat. Ay dadako sa salita ng Panginoon. At si Ate Rosie Victoria, God bless you sa inyo lahat. Eme Hernandez, Dory Pajardo. Ayan, purihin ng Panginoon. Si Joyce Malangin Bautista, nanonood po ngayon. Tayo po'y dadako sa salita ng Panginoon. Bago po lahat, tayo'y manalangin. Lord, pagpalain mo po ang lahat ng mga nagbukas ng FB live streaming ngayong umaga. I declare blessings to all of you today sa iyong, sa mga ama, ina, sa mga anak at apo. As for us in our household, we will serve the Lord. Panginoon, pagpalain mo po lahat ang mga nanonood ngayon. I-bless sila, balutan ng dugo ni Jesus, release joy in serving you, strength, good health, long life, and satisfied life. We claim it, we receive it in the name of the Lord. I-bless mo po, Panginoon, lahat ng mga engineers ngayong araw na ito. Napadako dito para pasimulan ang favor editorial in the time of pandemic. Lord, we do not believe sa mga nangyayari sa mundong ito. We believe in you. You are the great provider of all our needs in the name of Jesus. Dito mapapatunayan mo na iba ang mga naglilingkod sa iyo at mga hindi naglilingkod sa iyo. I-bless mo lahat ng mga negosyante. Command the blessing from the north, south, east, and west. Come forth in their hands right now. I-bless ang lahat ng mga kamay ng mga negosyante ng aming mga pamilya in the name of Jesus, JCTD family. I-bless mo lahat ng mga pastor nanonood ngayon. Sa mandako naroon sila, nanonood sa kwarto, sa salas, naka-iPhone, naka-iPad. Right now, release strength right now. Release the new fresh oil of the Holy Ghost, the anointing of the Holy Spirit. Right now, release signs, wonders, and miracles. Lahat ng aming pagpe-pray ngayong araw na ito, papakinggan mo kami at magmamanipes ang iyong kaluwalhatian at ang iyong kapangyarihan in the name of the Lord. I-bless mo rin lahat ng mga anak mo nagtatrabaho sa ibang bansa. Hallelujah! Nasa barkuma, nasa tahanan, mga OFWs. Send forth your ministering angels, your warring angels to bless them, to cover them, to secure them, to protect them in the name of Jesus, the Son of the Living God. Lord, we thank you. We bless you today. At pagbalain mo po lahat ng mga widow, mga senior citizen, malulusog na katawan, ipagkaloob mo sa kanila, alisin ang mga sakit, mga karamdaman, mga rayuma, mga sakit sa buto, in the name of Jesus, mga high blood, pagalingin po ang mga naapektuhan ng COVID-19 at dalawin mo sila sa mga tahanan ngayong araw na ito. We give you praise, we give you glory, honor, and thanks in the name of the Lord. Lord, release salvation sa aming mga pamilya at hipuin mo po, dalawin mo ang mga mahal namin sa buhay na hindi pa nakakilala sa iyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Marami po salamat at alam po namin narinig mo kami ngayong araw na ito. We want to enjoy the presence, the goodness, and the mercy of the Lord this morning. In Jesus' name, Amen. Praise God. Tayo po'y dadako sa salita ng Panginoon dito po sa ating pong pagpapatuloy ng ating pong tinatalakay, The Spirit of Sonship. Dahil tayo ay binigkalooban na anak tayo ng Diyos, ano-ano ang mga benepisyo nito at ilagay natin sa ating puso at damdamin, sa ating isip, ang mga benepisyo na naging anak tayo ng Diyos at kapag tayo anak na ng Diyos, ito ang mga ibinibigay at mga benepisyo ng mga anak ng Diyos. Ikaw ay anak ng Diyos, tayo lahat anak ng Diyos. Kaya pakinggan po natin mabuti ito para malaman natin ang ating tunay na identity sa harap ng Diyos. Purihin ang Panginoon. John chapter 8, verse 35 and 36. John chapter 8, verse 35 to 36. And the servant abided not in the house forever, but the Son abided ever. If the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Noong tanggapin natin si Jesu Kristo bilang Panginoon, tagapagligtas na ating buhay, inacknowledge natin Romans 3:10, there is no righteous, no not one. Romans 3:23, for all have sinned and come short of the glory of God. Romans 6:23, for the wages of sin is death, but the free gift of God is eternal life through our Lord Jesus Christ. Tayo po'y binigyan ng buhay na walang hanggan.
at ginawa tayong anak ng Diyos. John 1:12, as many as receive Him, He gave to them, He gave power to become the sons of God, even to those who believe in His name. Kaya ikaw ako, nung tanggapin natin ora mismo si Jesus bilang Panginoon, tagapagligtas, tayo po'y binigyan ng buhay na walang hanggan, hindi lamang buhay na walang hanggan, kundi ikaw, ako, anak ng Diyos. At marami pong nagsasabi, di ba, pag kayo may kapitbahay, sasabihin mo sa bata, ay bata, kaninong anak ka? Eh yun nung doon sa malaking bahay na yon, doon kami nakatira. Eh sino tatay mo? Eh isang businessman. Ha, mayaman ang tatay mo. O ikaw bata, kaninong anak ka? Eh yung pong mga nakita nyo yung magandang sasakyan, yun po ang tatay ko. Ah, di mayaman din kayo. O ikaw bata, kanino kang anak? Eh anak ko, ako ng nitong kaibigan nyo, hindi nyo lang kakilala. So kayo ay blessed na blessed. Opo, alam nyo, sa ating buhay ganun din. Kapag tayo tinatanong ng ating mga konsensya, ng ating kaisipan, minsan tinatanong natin sa sarili natin, kanino ka bang anak? Kapatid, kaibigan, ikaw ay anak ng Diyos. Dahil ikaw ay anak ng Diyos, tayo lahat anak ng Diyos. Praise the name of the Lord. We are blessed by God. Ang sabi ng Bible dito, kinumpara sa John 8:35 and 36, isang servant at isang anak. Yung servant, kung kayo merong, halimbawa ho, kayo ay kumuha ng kasambahay, o kaya ay planchadora, lavandera, kusinero, kusinera, iyan po ay mga upahan. Ibig sabihin, nagtatrabaho yan para bayaran ninyo at kumita sila. Totoo po yun. Pero hindi siya nakatira sa inyong mga tahanan. Ang sabi dito, the servant abided not in the house forever, but the son abided ever. Ang mga anak, ang anak ay nakatira sa kanilang tahanan. Iba po yung katangian ng servant sa anak. Yung anak mananatili magpakailanman doon sa kanyang tirahan ng kanyang mga mahal sa buhay. Tayo po dati ay servant ng kasalanan. Kaya po ang sabi ng verse 34, Jesus answered them, verily, verily, I say unto you, whoever committed sin is the servant of sin. Dati, lahat tayo ay alipin ng kasalanan. Salamat sa Panginoong Hesukristo, 2 Corinthians 5:21, si Jesus na walang kasalanan ay ginawang kasalanan upang tayo na makasalanan ay magkaroon ng katwiran sa kanyang harapan. So we are all righteousness in God through Jesus Christ. Tayo naging matuwid dahil sa Panginoong Hesukristo. Yung pag sinabing servant ay alipin ka. Pero hindi ka na ginawang alipin ng Diyos ngayon, from servant to to become a son or children of God. Dahil ikaw na ngayon ay anak, ang sabi ng Bible, lahat ng benepisyo ng isang pamilya ay para rin sa iyo. Ang pag-aari ng mahal mo sa buhay, ikaw rin yung may-ari, ang sabi ng banal na kasulatan. Sa verse 36, if the Son therefore shall make you free, you shall be free indeed. Ang tinutukoy dito, ang Panginoong Hesukristo. Ikaw, ako ay pinalaya na mula sa pag-aalipin, ginawa tayong anak ng Diyos. Sabi ng Colossians chapter 1, nabanggit ko ito kahapon, verse 13. Who hath delivered us from the power of darkness and has translated us in the kingdom of His dear Son. Ang iyong identity na ngayon ay anak ka ng hari. Kaya ang tawag sa iyo, kanino ka bang anak? Anak ako ng hari ng mga hari, Diyos ng mga Diyos. Ang tatay mo ngayon ay mayaman. So isa-isahin natin. Number one, ang mga another benefits ng magiging anak, Ephesians 1 verse 5. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself, according to the good pleasure of His will.
Sa Tagalog po, babasahin ko sa Tagalog. Epeso 1:5. Tayo'y kanyang pinili upang maging anak niya sa magitan ni Hesukristo. Hindi sa magitan ng lakas mo o ng reliyon mo, reliyon natin, kundi sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo. Iyan ang kanyang layunin at kalooban. Ano tawag dito? Ang tawag dito, di ba, adoption sa Tagalog po, inampon. Ibig sabihin, hindi ka namang anak, pero ginawa kang anak. Adopted child. Tayo lahat ay inadopt ng Panginoon Diyos Ama sa magitan ng kanyang bugtong na anak na si Jesus. Sa isang istorya, ay naghahanap ang Diyos ng kanyang mga anak. Ikaw ang nakita, ako napili, tayo'y pinili. Kasi sabi ng Bible, having predestinated us, tayo'y kanyang pinili. Napakaraming pipiliin ang Diyos, ikaw yung napili. Dahil alam ng Diyos ikaw bilang magiging anak at anak na ay magmamahal sa ating Panginoong Hesukristo. Purihin ang Panginoon. Dito sa Galatia 4, tingnan po natin another verse, Galatians chapter 4, verse 5. Galatians 4, verse 5. To redeem them that were under the law, that we might receive the adoption of sons. Ginawa tayong hindi lamang inampon, kundi ginawa tayong anak. Eh yung mga anak, iba yung katulong, iba yung anak, ang aking halimbawa. Eh yung katulong, binibigyan mo lang ng pera yan, kung ano kahilingan, pambili ng pagkain para iluluto. Kayo rin ang kakain. Tayo rin ang kakain. Eh ang mga anak, wag namang ikagagalit ng mga nakikinig ngayon. Marami mga anak, kalabit penge. Bakit? Kilala niya yung tatay niya, mayaman. Yung nanay niya, mayaman. Dire-direche yan doon sa kanyang wallet. Kumisa, kuha ka na ika dyan sa wallet ko. Nasaan ba yung pantalon? Nandun, nakasabit. Kumuha ka doon. Hindi ba pwede gawin ng mga kasambahay, yung tinatawag na katulong sa loob ng bahay. Ang nakakagawa lang niyan, mga anak. Ang mga anak, humihingi kahit ano gusto. Bakit? Anak eh. Hindi pwedeng tanggihan ng magulang. Tayo po ganun din sa Diyos. Tingnan nyo sabi ng Galatia 4 verse 6. Because you are sons, God has sent forth the Spirit of His Son into your hearts, crying, Abba, Father. Kaya nag-good morning tayo sa ating Ama sa Langit. Kung kayo nag-good morning, nagmamano kayo o humahalik kayo sa magulang nyo, ganun din po sa ating Panginoon. Siya yung ating Ama sa Langit. Ang sabi ng Bible, crying, Abba, Father. The word Abba sa Galatia 4:6 means, ito po ay Aramaic. Sa English po ay Daddy. Pag ginagamit niyo po yung salitang Daddy, di ho ba, pangmayaman po yun. Sabi-sabi lang po yun. Pero totoo. Pero pag nasa probinsya kayo, tatay lang, tatang, amang. Malaki yung diferensya sa pagkatawag. Kaya pala dito kinuha po yung tinatawag na daddy, father. So yung ating ama, may-ari ng langit at lupa, ang ating ama ay mayaman. Kaya may kasabihan, like father, like son. Kung sino tatay mo, ganun din anak mo. Di ba? Kapag mayaman ang magulang, mayaman ang anak. Totoo po yan ang sabi ng Bible. Ngayon, gusto ko lang bigyan ng diin yung son. Sa Hebrew word, the word son, ay ang English term dito ay ben. O another meaning nito comes from the word, root word, bana. B as boy, A-N-A-H. Sa English word ay builder. O builder, yung anak pala ay mga builder po pala yan. Mga mula sa wala, kapag nag-isip, nagkakaroon. Talaga namang visionary ang mga anak. Kaya pala ganun ang Bible. Kaya ang sabi ng Bible dito, Galatia 4:7, susundan po natin. Wherefore thou art no more a servant, but a son.
If a son, then heir of God through Christ. Another benefits ng bilang anak ng Diyos, hindi ka katulong, ikaw ay anak, ikaw ay ampon ng Panginoon, sabi ng Bible dito, you are no more servant, if a son, then heir of God through Christ. Tagapagmana ng kanyang kaharian. Another benefits ay Abba Father, siya yung natatawagan natin. Hindi pa pwede tatawagin mo tatay na may tatay, hindi ka namang anak. Tayo po ay nakakatawag sa kanya sapagkat siya yung ating ama. Ano man ang problema mo, suliranin mo, kabigatan mo, eh meron kang ama na nasa langit na punong-puno ng pagmamahal, hindi siya maramot, mabuti siya, at gusto niya ikaw ay maganda ang buhay mo. Sino dito gusto maganda buhay? Ayan. Sabi ng John 10:10, I'm come that you may have life, that you may have it more abundantly. Purihin ang Panginoon. Abundance ang gusto ng Panginoon. Kaya tutuloy po natin ang binabasa ko. Galatia 4:7, wherefore thou art no more a servant, but a son. If a son, then heir of God through Christ. Kaya po yung mga anak ng Diyos, huwag kayong magtitipid. Well, you are blessed. Stretch your faith, stretch your mind, think big. Hallelujah, act like a king. Purihin ang Panginoon. Bakit iyon ang totoo? Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Romans 8. Meron pa tayo 5 minuto. Romans 8. Buksan natin sa Romans 8. Ito ho ang mga salita ng Panginoon. Hallelujah. Romans 8:14. If you have a Bible, join with me, Romans 8:14. Sabihin natin lahat, ako ay anak ng Diyos, pinagpala. Hallelujah. For as many as are led by the Spirit of God, Romans 8:14, they are the sons of God. Ang mga anak ng Diyos, another benefits, ay led by the Spirit of the Lord. Kaya merong evil spirit, merong Holy Spirit. And ang Holy Spirit ay Diyos po yan. And we are led by the Spirit of God. Kaya po, nagwi-witness sa puso mo, sa iyong pamilya, sa bawat iglesia na iyong kinagagalawan, tayo lahat ay anak ng Diyos. Ang Diyos po ay walang apo, kundi lahat ay anak. Pero sa kulturang Pilipino, lahat ay may anak, pero may apo. Pero ang mga apo, hindi napaalo ng lolo't lola. Yan, mahal na mga lolo't lola. Ano koneksyon? Ano koneksyon sa ating pinag-aaralan? Eh, tandaan natin po lahat, sa Diyos, wala pong apo. Lahat ay anak. At ang anak ay paborito ng ating Panginoon Diyos. Hallelujah. You are God's favorite. Kaya lahat ng kahilingan mo, lahat ng hinihingi mo, hingin mo sa Ama sa pangalan Jesus. Bakit? Anak ka ng Diyos. Verse 15, for you have not received the spirit of bondage, again to fear, but you received the spirit of adoption, whereby we cry, Abba, Father. Kung ang tatay mo, o nanay mo, magulang mo, mayaman, edi wala pong lahat ng kahilingan mo kaya ibigay, mas lalo po ang Diyos natin. Kaya hindi na ibibigay pa, kumisa maliliit ang faith. Kumisan, tinatanong natin, kaya ba ito ng Panginoon? Kayang-kaya po ng Diyos. Sabi ng Luke 18:27, lahat ng imposible sa tao, posible lahat sa Kanya. Kaya itong panahong ito ng pandemic, increase your faith. Hindi ka pagkukulangin, hindi tayo tinatawag na paghihikahusin ng Panginoon, ang ating source, ang ating kalangitan. Bukas po ay itutuloy uli natin ang ating aralin, ang patungkol the spirit of sonship. Kaya ngayong araw na ito, enjoy buhay, hari, buhay, anak ng Diyos. Hallelujah sa ating buhay, sa ating pamilya, sa ating pagtatrabaho, sa ating paglilingkod. Ikaw at ako ay anak ng Diyos. At anuman ang kahilingan natin sa Ama, sa pangalan ni Jesus, kayang-kayang ibigay ng ating Panginoon Diyos. Purihin po ang Panginoon. At sa lahat po ng gustong tumulong para po sa darating na ayuda na mamimigay tayo ng mga goods para sa ating mga kapatiran na nangangailangan, nandiyan po sa ating account
sa ating FB live streaming, ang account po ng Jesus Christ the Deliverer at saka ang GCash. At purihin po ang Panginoon. At alam ko po, tayo yung mga anak ng Diyos, tutulungan natin household of faith, sabi ng Galatia 6. Ang tutulungan muna natin mga kapatiran na nangangailangan. Purihin po ang Panginoon. Magandang umaga sa inyo lahat. At I declare blessings to all of you. Father God, thank you. Balutan mo kami na yung dugo sa araw na ito. Bigyan kami ng kalusugan at kalakasan. Samang kami paroroon. Send forth your warring angels to charge over us, to secure us, to protect us against COVID-19. In the name of Jesus. Isupply mo lahat ang pangailangan na iyong mga anak, mga pambayad, mga panggastos. Command your blessing right now in their homes, in their ATM, in their bank account. In the mighty name of Jesus, the Son of the Living God. Lahat na nagtatrabaho, balutan na yung dugo in Jesus' mighty name. Maraming pong salamat once again, Lord, to God be the glory. All the honor, all the praises belongs to God. In Jesus' name, Amen. Mamaya pong hapon, huwag niyong kalilimutan, alas 5:30 hanggang alas 6:30, ang ating programang Expect a Miracle Today. Magkita-kita po tayo mamayang hapon at paki-like and share in the name of Jesus. Maraming po salamat. God bless you. This is Bishop Ted. Malangang sasabi sa inyo, you are highly favored with God. Sabi ni Pastora Lily, you are blessed forever and ever. God bless you sa inyo lahat at blessings are on the way. In Jesus' name, Amen and Amen.